Ang sikreto talaga sa pag-iibon, mga Lodi, yung istriktong pag-select mo ng magagandang ibon. Yun talaga ang sikreto dun. Hindi porke nagparis kayo ng champion to champion, yung anak nun magaganda, hindi. And plastic pala. Ala, nahulaan nyo na ba kung ano yan? Ako, nahulaan ko na kung ano to. Mangyayari dito, may viewing na akong maliit, tapos ang pintuan dun ng palabas para hindi sumalpok yung ibon pag rito sa dun. So dun yung palabas. Tapos ito nasa ibabaw. Ayan, nasa ibabaw yan. Ayoko dyan masyado mataas kasi pag masyado na mataas, naiilang yung ibong bumaba. Ayan, dito lang natin bubutasan tapos meron lang plywood na nakaganon. So yan mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagbumuka ko yan. For today's video, ayan, nagpapa-self bat tayo ng mga ibon natin, no? Ayan, parang silang sardinas, tuwan-tuwa, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan yung mga stock bird natin, mga Lodi. Ayan, piling-pili na to, mga Lodi, yung mga stock bird natin. Ayan. Pero, itatry nating turuan yung mga apat na piraso dyan, mga Lodi. Try natin. Ngayon, hayaan muna natin sila mag-relax-relax dito. Pagka may mga pali-pari na tayong young bird, saka natin tuturuan itong mga may edad, mga Lodi. Try natin i-rehome dito sa atin. Pero yung mga breeder, katulad sila stubborn, hindi natin na tuturuan. Dito na lang talaga sila to sa isang corner dito para yan, dyan na lang sila. Kaya nga talaga nilagyan ko ng clear roof para naarawan pa rin yung stock bird natin kahit na hindi sila nakakalipad-lipad. Ayan. Naarawan pa rin sila, di ba? Kasi kailangan ng ibon talaga yung ano, yung sunlight. Ayan, importante sa kanila yan. Ayan, tingnan nyo. Oh. Di ba? Tuwan-tuwa sila. Para silang sardinas dun sa paliguan. Ayan, oh. Ayan yung nakakatuwa. Kapag clear roof yung nilagay natin, oh, di ba? Diba? Sa una lang malinis yan, sabi ko na sa inyo eh. Yung mga tilamsik nyan, yung mga droppings, yung alikabok ng kalapati, dudumi ang clear up din na nyo. So hindi ko siya nililinis. Hindi ko na siya pinupunasan, hayaan ko lang siyang ganyan. Pero ngayon, ayan, tinan nyo. Mahalaga, nakikita ko yung nangyayari dun sa loob. Diba? Pagka oras na lang race, malalaman ko na ngayon yung ano. Kung sino yung ayaw maligo, sino yung nasa kondisyon, nakikita ko ngayon kung ano yung nangyayari. Alright, tingnan nyo, masarap sila, tingnan mo yung ano, yung red checker na may wasak sa pakpak na muntik na mag-club champion, ayan o, nakikiligo na rin o. Ayan, nasarap na sarap o. Ito, tong mili na to, bala kong iparis dito sa blue bar hen na 10 years old. Ayan, try natin. Kasi itong mili na to pang long distance to eh. Ang nanay na itong mili is 1,100 kilometer champion ng Waikato Federation. And then yung tatay niya is finisher ng 1,200 kilometer. Ayan. Try natin i-rehome. Pati itong ano, itong blue checker na i-rehome natin niya. Yung blue checker, saka yung yun yung may pied na yun yung anak ni Darna. Saka yung isa dyan yung anak ni ang kapatid ni Stubborn. Siguro mga apat yung i-rehome ko. Yung inbreed na nakakawala no, nung naalala nyo sa last na huling loop ko. Nasa na ba yun? Dyan yun eh. Inbreed ni Stubborn. Nakakawala yun diba? Tinanggalan ko ng ring ngayon. Nagsisisi ko. Ayan. May purpose kasi yun eh. Kung ba't ko tinanggalan ng ring. Kaya lang ayoko na ikwento. Basta yung tinanggalan ko. Ayan, ito yata. Ay, nasan? Blue bar yun. Ito yata. To. Ayan, tinanggalan ko siya ng ring. Pang ano na lang talaga siya. Pang breed na lang talaga. Ayan, si Wellsport. Yan, di na muna natin ginamit. Ayan na lang natin. Kasi nag-try tayo ng ano. Iba-ibang pairing. Ayan, kaya yung mga pairing natin. Try and error. So, nagpares tayo ng mga. Magpares tayo ng mga ano. Mga pito siguro. Pitong pares. Then mga kukuha tayo mga tig second clutch. And then syempre kung sino lang maganda doon, yun lang matitira. Kasi ang sikreto talaga sa pag-iibon, mga Lodi, yung istriktong pag-select mo ng magagandang ibon. Yun talaga ang sikreto doon. Hindi porke nagparis kayo ng champion to champion, yung anak noon magaganda, hindi.
So ako ang nang natutunan ko eh, kunwari mo si Stubborn, pinaris ko sa magandang hen. Nag-anak ng apat. So magse-select ka lang dun mga lodi kung sino lang magaling sa race, yung maganda yung pangangatawan, hindi sakitin, maganda yung balahibo, lahat lang katangian na maganda dapat ay yung piliin mo. Tapos yung pangit, yung reject, yun talagang inaalis mo para hindi sayang yung patuka. Yun yung mga sikreto mga lodi. Ayan o, tuwan-tuwa sila oh. O diba, kahit na naliligo sila dyan sa loob, ang mangyayari niyan, patutuyo pa rin sila kasi mainit dun. Alright. Yoy, mga lodi. Meron tayong unboxing. Ayan. Unplastic pala. Ala, nahulaan nyo na ba kung ano yan? Ako, nahulaan ko na kung ano to. So, salamat sa sponsor kay Sexy Tari. Dahil addict siya sa Timo, yan, in-order niya tayo ng trapdoor, mga lodi. Ayan, sa mga nagtatanong kung nasa yung trapdoor ko, ito, dumating na. Pero hindi ko pa ikakabit, nagpa-order lang ako. Gusto ko lang makita. Ayan, oh. Ito yung gagamitin natin, trapdoor. Maliit lang. Ayan. Isa lang muna in-order namin kasi gusto ko makita kung ano itsura eh. Dalawa yung size nito, yung isa parang mas malaki rito ng konti. Ito yung pinakamaliit. Ayan! May trapdoor na tayo, madam. Bakit di mo ako binigyan ng kutsilyo? Pambukas. Ayan! Angaris. Ayan o, oh, papasok yung ibon na ganyan o. Oh. Uy! Solid o. Oh. Old style tayo, old style. So ayan mga lodi, dito natin siya ilalagay. In the future ha, hindi pa kayo kasi wala pa naman tayong bali pa rin. Magbubutas tayo rito. Ayan. Paring dito, ayan. Ayoko dyan masyado mataas kasi pag masyado na mataas, naiilang yung ibong bumaba. Ayan, dito lang natin bubutasan. Tapos meron lang plywood na nakaganon. Nasasara-sarado natin. Para hindi pa rin mapasukan ang pusa. Alright, and then yung other one, pag hihiwalay ko na yung cup and hen. Dito naman yung isa. Ayan. O kaya gagawa ko ng box dito na ano. Mangyayari dito, may viewingan akong maliit. Tapos ang pintuan dun ng palabas para hindi sumalpok yung ibon pag rito sa dun. So dun yung palabas. Tapos ito nasa ibabaw. Ayan, nasa ibabaw yan. Pasukan, tapos pad. Tapos dito sa ilalim yung ano, yung box, yung viewingan or yung releasing point natin. Ayan, di ba? Kira, no? Ayan, madami yan, mga gusto ko. Eh, madam, tapos nagpo-order tayo kay Madam Sexy Tari ng ano, ng lona. Ayan, para pag umuulan. Actually, hindi tumatama, hindi pumapasok yung ulan dito eh. Naambunan, naanggihan pa rin sila konti, pero yung as in mababasa yung loob, hindi. Kasi nga, yung bahay nakaharang tapos nakatalikod din siya doon. So di masyado pumapasok yung ulan, kaya lang mas gusto ko yung ano, yung merong lona. Tapos pag gusto ko isarado, mabababa rito. Clear na lona in order no, madam. Ayan, clear. Tapos pag gusto kong itaas, merong kahoy lang na iikot natin ganun. Pa, ganun, di ba? Kasi pag ang ibon talaga kasi katulad sa atin sa Pilipinas, ang mga kulungan natin is open na open. Tapos mga box perch na, oh, perch na, di ba? Normally sa atin yung mga wire na ano eh, wire mesh na malalaki. Yan yung ano, tas open sa ibaba. So ang ibon na i-stress pag yung wind, kunwari mo nasa lalo, di ba, nasa rooftop sila minsan. Yung wind pumapasok. Ikaw kaya natutulog ka tapos ang lakas ng electric pa nakatutok sa mukha mo. Di ba? Lalamigin ka. So, nai-stress din yung ibon. Eh, isa sa factor yun na nawawala yung condition ng ibon. Lalo katulad dito, pabago-bago pa noon, iinit, lalamig, lalo pag winter. Yan, kaya isasarado natin yan pag winter, lalo sa gabi. Ayan. Okay na ha?